Nasusuklaman kita, Yahuda. Sampu ng iyong lahi. Kaya buburahin ko kayo sa mundong ito. Nasusuklam ka sa amin. Kahit wala kaming ginagawa sa inyo. Dahil ipinanganak ka sa ilalim ng ideolohiyang utyok ng Diablo sa iyong mga ninolo. Anong nangyari? Papaanong nangyari na ang napakakunti na hukbo na bilang nating kalaban ay nanalo laban sa ating laksalaksang bilang ng hukbo? Magpaliwanag kayo! Pero no, may traitor sa Kilusang Haman na nagbibigay ng impormasyon sa pamunuang Liars and Defense Forces. Sino ang traitor? Sino? Ismael, ikaw? Oo. At mula ngayon, kaisa na ninyo ako. Handa kong ibigay ang aking katalinuhan at lakas. Maging ang aking buhay ay iaalay ko para sa panig mo at sa bayang Liarse. Hayon sino! Pasabugin si Yahuda at si Ismael, ang taksil kong anak! Sa isang dako ng mundo ay mayroong isang bayan na maunlad at tahimik na nabubuhay. Subalit sa kasamang palad, ito'y napapaligiran ng iba't ibang bayan na pare-parehong nasusuklam sa bayang Liarse. Bunga ng pagkasuklam na ito ay napagkaisaan ng mga bayan yon ang patuloy na pag-asik ng kasamaan at pagpapalaganap ng kakatakutan para mapilit ang palayain ang bayang Liarse sa lupain ni Yahuda. Sa panahong ito'y naipanganak sina Ismael at Yahuda na patuloy na ipinakita sa mundo na ang Liarse ay bayang pinili ni Yahuda. Yahuda! Ismael! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yahuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Ano? Lahat ng persang lumusob sa lumpain ng Liarse ay namatay? Opo, Ama. At ilan lamang ang nakatakas. At paanong nangyari yun? Mayroon na palang makabagong gamit na panglima ang mga Liarse. Ano? Makabago na ang gamit nila sa pakikidigma? Oho, Ama. Sa katunayan ay, kahuli-huli ang apat na ating jet fighter ay kanilang napasabang. Ha? At sa unang tatlong oras pa lamang ng kanilang pagsalakay, 338 na ang ating jet fighters ang kanilang nasira dahil sa kanilang pagpapasabong. At 100 ng ating mga pilot ang namatay. Ano? Opo, Ama. Marami ng kawal ng magkakasanib persang Otpie, Nadros, Iris, at Kari ang nalagas. Katunayan ay nalakay na ng persang Liarse ang aircraft field ng Nadros at Iris na nagdulot ito ng pagkasira ng 28 sasakyang panghimpapawid ng bayang Nadros. At 53 fighter jets ng bayang Iris. Kung ganun, ang ultimo palaban natin ay ang sabay-sabay ng 5 bayan na sugurin ang Liarse.
Anak, salamat at nakauwi kang ligtas. Oh, kumusta ang pakikipaglaban ninyo? Napahira ng Pinsan Larche. Ang sandatahang lakas ng Optihetan Roots. Dahil sa surpresa naming pagsalakay. Hindi na sila nakababi na. Kaya tumulong ang Pinsan Pare. Pero muli naming napahina ang kanilang persa. Kaya pinauwi muna kami ng general. Mabuti naman. At nang makapagpahinga ka, abtay ka. Kumain ka na ba? Oo, ina. Matutulog lang ako. Si Pora, kumusta na siya? Umuwi na rin po sa kanila. At magpapahinga. Mabuti naman kung ganon. Kumusta siya bilang co-pilot mo? Ina, ang tamang tanong, kung kumusta ba ito bilang piloto? Ha? Anong ibig mong sabihin? Mag-isa siya sumakas sa isang jet fighter. At mag-isa din siyang nagpakawala ng mga bomba sa mga target naming aircraft na mga OPE. Ano? Oho, ina. Wala nung siyang magawa. Dahil on the spot kasi na pagtalaga sa kanya na general. Nakayanan niyang magpalipad mag-isa ng jet fighter? Siyempre naman, oh, ina. Yun ang pinag-aralan niya sa Amerika, eh. Hindi mo ba? Dinala siya ng kanyang mga magulang doon. Siya nga ho pala, ina. Papasok muna ako sa kwarto ko. At magpapahinga muna ako. Oh, sige. Alam ko na pagod ka. Kaya pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Anong gagawin natin, Ama? Nanalo ang bayang Liarse. Marami silang tangking napasabog. Kailangang mapag-isipan natin ang gusto ang susunod nating hakbang. Nakakapagtaka, Ama. Iisang bayan lamang ang kalaban natin. Pero bakit tila tayo ang natatalo? Naunahan lamang tayo. Pinalabas ng pamunuan ng sandataang lakas ng Liarse na pinagbakasyon niya ang kanyang mga kasundaluhan para iisipin natin hindi sila handa sa laban. Yun nga po, Ama. Nagkunwari silang hindi handa. Yun pala, habang ipinapalabas nila sa mundo na hindi sila handa, ay lihim na pala nilang pinag-uusapan ang kanilang plano. At yun ay ang surpresang pagsalakay sa atin. Oo. Oh. Bagay na hindi natin napaghandaan at ang una nilang pinasabog ay ang mga sasakyang panghimpapawin natin para tayo maparalisa. Oo nga po, Ama. Nahihirapan na tuloy tayong makabawi ngayon. Huwag mong sabihin yan. Dahil naparalisa man nila ang ating sasakyang panghimpapawin. Meron pa naman natin ang apat na sasakyang panghimpapawin. Sige po, Ama. Sige. At tatawagan ko ang mga hininal ng mga sandataang lakas ng limang bayan para pag-usapan ang tungkol kung ano ang nararapat natin gawin laban sa bansang Liarse. Narito na pala si Yauda. Oo. Napatahimik ng sandatahang lakas ng Liarse ang mga hukbo ng kalaban. Oo nga. Narinig ko nga sa radyo na walang nagawa ang sandatahang lakas ng OTP. Dahil yun ang unang pinasabog ng ating sandatahang lakas. Oo. Yun ang impormasyon na ayaw ipaalam ng pamunuan ng Liarse Defense Force. Kita mo, nagtagumpay ang ating sandatahang hukbo na paralisahin ang pwersa ng bayang Otpehe. Oo nga. Mabuti na lamang.
at naisip nila ang ganong taktika. Oo, mabuti na lang kamo at hindi naramdaman ng Utpihe ang paglapit ng mga sasakyang panghipapawid ng Liarse. Yun nga eh. Paanong hindi nila mararamdaman ang paglapit ng ating jet fighters sa kanilang teritoryo? Palipad kasi ng mga pilot ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Yun nga ho eh. Paanong hindi naramdaman ang paglapit ng mga jet fighters sa kanilang teritoryo? Pinalipad kasi ng mga pilot ang kanilang sasakyang panghimpapawid sa mas mababa kaysa dati. Napakadelikadong gawain. Pero nagawa ng lahat ng piloto na isakatupar na ang bilin ng kanilang general sa tulong na rin ng ating dakilang Elohim. Oh, Saldo, nandito ka pala. Hindi ka ba sumama? Paano ako makakasama? Hindi pa nga lubos ang magaling tong sukat ko. Oo nga pala, no. May tama ka pala ng baril ng una kayong napasabak sa labanan noong isang araw. Kamusta? Anong balita sa labanan? Bakit? Wala ka bang balita? Paano naman ako makakabalita? Walang kuryente. Bakit nga ba walang kuryente? Isa kasi ang planta ng kuryente ang nasabugan sa pagpapasabog ng mga sundalo ng Liarse. Ano? Ang kailangan natin ng ilaw? Saka naman walang kuryente? Isa ang planta ng kuryente ang nasabugan sa ginawang pagpapasabog ng mga Liarse. Kaya wala tayong kuryente ngayon. Ikaw, ba't ka naririto? Hindi ba dapat tayo nakikipaglaban ka ngayon? Pinahinto muna ni Pinunong Abdul ang pakikipaglaban dahil nagpatawag siya ng pagpupuno ngayon sa apat pang bayan sa kasalukuyang lumalaban ngayon sa Liarse. Ano? Pagpupulong na naman? Hindi ba't nag-usap-usap na sila noon? Baguhin kasi ang taktika ng paglusob sa bayang Liarse. Hindi na uubra ang naunang plano. Dahil nga paralisado na ang Utpihe. Anong paralisado na ang Utpihe? Anong ibig mong sabihin? Pinasabugan nga ng mga Liarse ang mga sasakyang panghimpapawid natin sa lahat ng airfields, kaya wala tayong gagamitin sa pagsalakay sa bayang Liarse. Ano? Bango-bango nang niluluto mo, kaibigang Miriam. Amoy pa lang eh, ulam na ikanga. Talagang sinarapan ko para makakain ng marami si Yehuda. Paborito nga pala ang niluluto mong ulam, ano? Oo. Siya nga pala. Dumito ka lang sa bahay ah, para may mag-asikaso kay Yehuda dahil aalis ako. Saan ka pupunta? May nangangalang Abdul kasi sa Purok 5, kaya't pupuntahan ko. Baka si Abdul na yun. Ano? Ngayon ka maghahanap ka sa lukuyang gera? Wala nang gera. Tahimik na ang paligid, kaya sasamantalin ko. Pero mapanganib pa rin. Pwede mo namang ipagpaliban ang paghahanap mo sa anak mo eh. Datito pala si Sipora. Mabuti naman pala. At nadamihan ko ang niluto ko. Ah, siya nga pala. Ihanda mo ng lamesa at ako na may magbibihis na. Ay, talaga bang hindi ka na mapipigilan sa paghahanap mo sa Abdul na yun? Oo. Palagay ko, ito na ang tamang panahon para bigyan ko ng panahon ang paghahanap ko sa aking anak.
Magtatanghali na pala. Napasarap yata ako ng tulog. Sabagay. Talagang pagod na pagod ako. Mabuti na lamang. At kahit papalo eh, napatahimik namin ang mga sandadang lakas na dagdagang lusumin ang aming bayan. Ang buti pa siguro eh, maliligo muna ko para pagkatapos kong mananghalian, eh, mapupuntaan ko na si Sipura sa bahay niya. Magandang pagkakataon ito para makapagkwentuhan kami. Dahil wala na kami aalala yung pangkalaman na posibleng sasalakay sa amin. Naitaboy na namin ang sandatang lakas ng Nadrots. Magigang kani, eh wala rin nagawa. Lalo ng upte. Hindi na sila nakagalaw. Dahil wala na silang sasakyang manghimpapawid. Napasabog namin lahat. Baka bangon lang para makapaligo at mananghalian. Sipura. Tumatawag pala. Hello? Sipura? Anong ginagawa mo? Kagigising ko lamang eh. Tsaka pupunta niya sa inyo. Huwag ka nang pumunta dito. Dahil papunta na ako dyan sa inyo ngayon. Ha? Mariligo sana ako para puntahan ko dyan eh. Di, maliko ka na lang, pero huwag ka nang pumunta sa bahay. Dahil wala kang madadatnan sa bahay. Dahil patungo na ako dyan. May pinili akong mga prutas para kay Tita Ina. Sige, mamaya na tayo mag-usap. Bye! Bye. Ang mabahay yun talaga ako. Ginagawa lamang niyang tulugan ang bahay niya. Dahil dito naman siya sa bahay niya madalas magtambay. Sa bagay, gustong-gusto ko naman. Ikaw kang makapaligo na nga. Para sa pagdating ni Sibura, magkwikwintuhan na lamang kami. Kumusta ang pagkontak mo sa mga heneral ng tatlong bayan, Ama? Sinabihan ko na sila na kailangan mag-usap-usap ang mga pinuno at mga heneral para mapagplaluhang mabuti ang susunod na hakbang. Hindi pwedeng isuga lang nalalabing marahan natin, Ismael. Anong ibig mong sabihin, Ama? Kailangan mag-usap-usap kami ng personal. Hindi pwede sa telepono lamang, kaya ikaw na muna ang bahala dito. Dahil makikipagpulong ako sa mga pinuno at heneral ng mga sandatang lakas. At hintayin mo ang tawag ko sa iyo para ipag-uutos ko sa iyong gagawin mo. Malis na pala ang pinuno. Oo, Saldo. Kailangan mapag-usapan ng limang bayan ang susunod nilang hakbang para sa ating tagumpay. Pero ano pa ang kanilang pag-uusapan? Hindi ba tapos na nilang napag-usapan ang mga bagay-bagay na yan? Oo. Tapos na nga silang nagpusap-usap bago pa sumalakay ang bayang Liarse. Kung ganon, totoo ang sinabi ni Maram na naparalisa ang Gotbihi sa pagkikipaglaman. Oo, Saldo. Nang mga sandaling nagpapahinga tayo dahil sa pag-aakalang pinagbakasyon ng pamunuan ng Liarse ang mga sundalo nila, ay lihim na pala silang naghahanda. Pasikreto na pala nilang binabarangkas ang kanilang gagawing pagsalakay sa ating mga airfields kung saan naroon ang ating mga sasakyang panghimpapawid. Kung gayon, nalin lang tayo
Oo. Nalagasan na tayo ng maraming sundalo at tangki. Kaya kailangan mapagplanuhang mabuti ang gagawin nating pag-rest back para masiguro natin ang ating tagumpay. Dapat lang, Ismael. Kayo umalis si Ama para pag-usapan nila ang gagawing pagganti sa bayan ni Yasi. Oh, nag-re-ring ang cellphone ko. Hello? Ama? Ismael, katatapos lamang namin ang pag-usapan at nabalangkas namin ang gagawin ng lahat. Alam lang mga heneral na sandatakok mo ng apat na bayan ang kanilang gagawin at ang bayang Otpehe ang naatasang mag-aambo sa mga sundalong Liarse na pamumunuan mo. Kaya makinig kang mabuti. O, Misha, luto na itong niluluto ko. Katukan mo nga si Yehuda para makakain na. Malilipasan siya ng gutom. Pero natutulog pa yata siya eh. Hindi, gising na yon. Pasado alas 12 na ng tanghali at ako'y maghahanda na rin ng pag-alis. Talaga pang determinado ang paghanap mo sa anak mo. Matagal ng panahon na binawliwala ko ang paghahanap sa aking anak. Dahil siguro sa banta ng buhay ko. Pero matanda na ako, Misha. Gusto ko namang makabalita tungkol sa aking anak. Kung yan ang desisyon mo, ay rerespetuhin ko. Pero kailangang sumama ako sa iyo. Huwag na. Dumito ka na lamang para may mag-aasikaso kay Yehuda. Oh, may nag-doorbell. Tignan mo nga kung sino ang dumating. Malamang si Siporo na yan. Sige na, Misha. Malamang si Amang Pinuno na ito. Hello? Amang Pinuno? Ismael! Naririto na ako sa loob ng Milasore. Kasama ang matalyong Dua, Aymara at Kari. Wala ho bang naghinala sa inyo nang pumasok kayo dyan sa Milasore? Wala. Kaya malaya naming napag-usapan ng komandante ng Eduas, Aymara at Kare ang gagawin namin bukas. Eh, ako ama, ano naman ang gagawin ko? Tulad ng sinabi ko, ihanda mo ang natitira nating jet fighters. Iyon ang gagamitin ninyo sa pag-aambos sa mga sundalong Liarse. At ikaw ang magugula sa pag-ambos sa mga sundalong Liarse. Magtagumpay kaya ang bagong plano ng Pinunong Abdul. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ng inyong lingkod,
Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato, Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.